another property po from Indang. Napakagandang property. Ayan, marami pong fruit-bearing trees. Mapuno po itong property na to. Napakaganda. So, corner lot po siya. Along cement, along soon to be, barangay cemented road po. 6 meters wide po itong kalsada. Napakahaba po ng frontage nito. Lahat po ng dinadaanan natin, barangay road po yan. And, kasama po yan sa sisementohin po. And, so kung nakikita nyo po, patag po yung lupa. Yan, mapuno, maraming fruit-bearing trees po yan. So, ito po ay 17 minutes away from Tagaytay. Malamig po yung klima nito. And, tax declaration po itong property ha, 1.1 hectares po and 1.5 per square. So, if ever naman po, no, pwede naman tayo makipag-negotiate sa seller. Depende na lang po yan sa pag-uusap nila kasi sa, net na po yan sa 1.5. Napakaganda, no? Kasi mahaba po yung frontage niya, lalo na po pag nasemento na po itong kalsada. So, doble panigurado po yung presyo nito. Ayan. Ready na rin po yung tubig tsaka kuryente po dito, ha? Napakaganda po nitong property na to. So, marami din po tayong mga access roads. If ever, pwede po tayong pumunta sa Tagaytay. Meron po tayong way pa Indang. Meron din po way pa Mendez and Amadeo po. Ayan, patag na patag po yung property, yung lupa. Ayan, elevated pa po yung property na yan. No? Ayan. Lalo na po pag nakita nyo po sa personal, napakaganda po ng tayo nitong property. Ayan, malapit na po tayo sa Barangay Road. Ayan. Connected pa po yan sa dinadaanan natin. 6 meters wide po yung magiging frontage, magiging kalsada, and malapad po yung frontage niya. Ayan. Ito na po ang Barangay Road, no? So, hanggang dun po yung property. Napakalapad po ng frontage niya. Ayan, hanggang dun po. Ito po yung property sa left side. Ayan, kung nakikita nyo po, corner lot siya. If ever interested po, message na lang po kayo, ha? Ayan, 1.1 hectares po, tax declaration ng property, and 1.5 per square meter.